Sa pung dalaga sa Batangas City, ang literal na all around sa kanilang bahay. Ano ang mga kanyang kayang gawin sa edad na 21 taong gulang? Ang kanyang kwento sa KBYN Special. Naabutan ng KBYN ang 21 taong gulang na si Jana Ira Magadia o Hana na pag-welding ang pinagkakaabalahan. Mababaka sa mga galaw ni Hana na bihasa na siya sa ginagawa niya. Ito po, ano lang po to, mga scrap metal lang po dito. Kumbaga, pag may project po ako, niipon ko lang po yung mga tira-tirang bakal, bubuin ko po siya. Ngayon po ito po, lamesa po ang target po dito. Sinampulan din kami ni Hana ng simpleng pagdudugtong ng mga wire para mapailaw ang bumbilya. Sa ilaw po, kumbaga ikakabit po natin itong receptacle natin dito. Then ito pong receptacle na ganito na may wire na itatap po natin dito. Then once po na clear po yung pagtatap natin, pagkoconnect natin, pwede po natin isaksak. Then dito po nakalagay yung bumbilya. Maya-maya pa, pagkukumpuni ng nasirang bubong ng kanilang tricycle ang kanyang ginagawa. Pinakita rin niya ang loob ng kanilang bodega kung saan nakalagay ang ginagamit niya mga tools sa kanyang mga kinukumpuni. Ako na po nag-organize ito kung saan nandito po yung panghangin, compressor po yan, then pang plumbing, yung sumunod po ay electrical, tapos dito naman po ang pang welding, nandito po yung mga gloves and ibang gamit, then sa kabilang sides po, andito po yung mga equipment naman po. Tulad ng grinder, drill, circular. Panganay sa tatlong magkakapatid si Hana at OFW naman ang kanyang ama. Kaya ang mabibigat na gawain ay pinagsisikapan niyang pag-aralan. Tawag po ng pangangailangan. Kumbaga, wala hong lalakit sa amin. Ang tatay ko po lagi pong nasa ibang bansa. Dumating man po yung pagkakataon na wala siya at kailangan na pong gawin yun. Nadyadyan naman po sa YouTube, nanonood po ako. Kaya naman po, yung mga taga dito sa amin na napapanood ko pong nagagawa ng ganun, tinitingnan ko po, inaaral ko po kung paano po. Sa dami ng pinagkakaabalahan ni Hana, sinisigurado niyang hindi napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Second year college na po. Bachelor of Science in Customs Administration po. Nang matapos ang kanya mga assignment, isinama naman ang KBYN ni Hana sa pamamasada niya ng jeep. Araw-araw po, hindi lang po ako nakakabiyahe kapag coding po yung jeep and kapag naman po hectic po masyado yung schedule ko po sa school. Dalangin din ni Hana na isang araw ay makauwi na ang kanyang ama at hindi na kailangan pang mangibang bansa. Kaya patuloy siyang nagsisikap na mapaunlad ang kanilang buhay sa kanyang munting paraan. Gusto ko po na makatulong po sa pamilya ko kasi ano po eh, isa pong galaw dito, kailangan po talaga babayad ng pera. Salip po na babayad pa po kami sa iba. Kung may knowledge naman po ako doon at tingin ko naman pong kaya kong gawin, ginagawa ko na lang po para po makasave din po kami ng pera. Bigyan mo niyan lupa, pwede rin magsasaka. Oo. Alam niyo bang, minsan po ay sumasideline pa si Hana sa pagiging construction worker. Meron na rin siyang NC1 at NC2 certificate mula sa TESDA. Lahat nga ay kanyang kayang gawin at nagiging matagumpay naman siya na. Hana all, para makatulong siya sa pamilya. Hana, lagi ka lang mag-iingat ha, iha, para malayo ka sa panganib. Thank you! Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.